Makikita sa kuha ng CCTV ang tatlong lalaking ito sa isang kwarto sa barangay West Crame, lungsod ng San Juan. Maya-maya, may dumating na pulis at nilapitan ang lalaking nakaupo sa may dingding. Nagtalo ang dalawa. Inambahan pa ng suntok ng pulis ang lalaki. Hinablot ng pulis ang cellphone ng lalaki at inihagi sa mesa. Nang tinangka itong kunin ng lalaki, isinalya siya ng pulis. Nakilala ang lalaki sa video na si Jesus Valiente. Kinawayan po, hinagis niya. Ang ginawa ko, kukunin ko yung po naman, ma'am. Pagkuha ko ng phone ko ng gano'n, binalyan niya ako, tumama naman po ko dyan sa likod. Ang pulis naman, nakilalang si PO1 Gerald James Jeronimo. Paliwanag niya. Kung kukunin niya yung cellphone sa akin, tumayo siya, eh baka mamaya agawan niya ako ng baril or defense move ko lang yun, kaya tinulak ko siya. Nagsasagawa raw ng clearing operations noon ng mga pulis, pati na ang mga barangay official sa lugar. Kasama sa sinita ng pulis ang truck na kinukumpuni ng lalaki sa kalsada. Nag-hysterical siya kung ano na sinasabi. Hindi naman pala siya yung driver. On-call na mekaniko siya dun sa lugar na yon. Bali, ginagawa niyang parang talyer. Ba't kayo gumagawa dyan? Ano yung bawal dyan? Bawal pumaking dyan? Sabi ko, sir, sira to. Pag nagawa naman po to, eh, makakalis na to. Kasama ang ilang opisyal ng barangay sa West Crame sa operasyon sa pag-clear ng kalsada. Dalawang team daw sila sa operasyon sa tulong ng Pulis San Juan. Matagal na pong reklamo yan yung mga naka-double park, mga illegal park vehicle, yung mga stall vehicle. So ngayon, ma'am, binibigyan na po namin ng aksyon niya yung mga reklamo ng kabarangay namin. Balak ni Valiente na magsampa ng reklamo laban sa pulis. Handa naman si PO1 Jeronimo na harapin ito. Pero ngayon pa lang, nirelieve na sa pwesto si Jeronimo ng San Juan City Police para sa gagawing investigasyon. Nilagay muna namin siya sa personal accounting unit ng San Juan Police upang maimbestigahan sa pangyayari na ganap. Nandito siya para maimbestigahan kung sino nga ang may kasalanan. Para sa unang balita, Susan Enriquez reporting.